ginagawa mo? Secret. Nagpa-practice ka magsulat? Teka lang, hindi ba parang katulad yan ng isang Ouija board? Ouija board? Hindi mo alam yon? Alam ko. Ginawa namin yun sa middle school. Napakaluma. Sandali. Hindi dapat ilalaro yun sa school. Hindi laro to. Hindi ba pinagbawal ng Ouija board sa middle school? Para naman makakontrol ng school ang mga estudyante. Noon sa middle school, yung babaeng sumali sa ganyan, bigla na lang nahirapang huminga. Di ba sinumpong lang ng anemia yun? Pwede mong itanong dyan kung sino may crush sa'yo. Alam mo, masaya ako lalaroin natin ngayon. Huwag ka maingay! Baka marinig tayo. Nino! Pag tinawag mo yung espiritu, aali-aligid na yun. Aaligid? Bakit hindi? Malay mo baka gwapong transfer student yun. Tumigil ka na! Pambihira, napakaseryoso mo naman. Hindi naman gagalaw yung coin mag-isa, di ba? Ikaw mismo ang gagalaw niyan. Ang totoo, para ka lang nakikipag-usap ng normal. Tapos na. Teka, nasan dyan yung shrine gate? Kayong dalawa, akin ang kamay niyo. Ano? Ah! Babasahin mo mga palad namin? Ipatong yung kamay niyo sa akin. Sigurado ka bang ganito yung Ouija? Nakakatakot. Oh, paano na? Igagalaw mo na ba yung coin? Humingi kayo ng tawad. Ano? Anong ibig mong sabihin? Kayong dalawa humingi kayo ng tawad. Bakit kami hihingi ng tawad? Wag na lang yon. Simulan na natin to! Humingi kayo ng tawad. Wag na nga! Parang hindi ko na gusto to. Thank you.
natin yan, Gwen. Ano yun, Mama? A one solid conscience will never be pure again. A one solid conscience will never be pure again. A one solid conscience will never be pure again. A one solid conscience will never be pure again. A one solid conscience will never be pure again. A one solid conscience will never be pure again. A one solid conscience will never be pure again. Anong ginagawa mo dyan, May? Ha? Bakit ka ba nakatayo dito? Iniisip ko lang yung classroom sa kabila. Classroom? Classroom yan, di ba? Ha, oo, ganun nga. Hindi ba yan ang first year, section 4? Section 4 nga yan. Tama. Dati kasi maraming mga estudyante dito. Kaya may section 4 at 5. Pero ngayon, tatlo na lang ang mga section. Pero meron pa rin section 5. Kalahati kasi nitong building hindi na ginagamit. Kahit kaunti na yung estudyante, hindi pa rin nagbabago yung building. Sa palagay ko, storeroom na lang yan. Storeroom na lang? Hindi ako sigurado. Pero sa tingin ko, ganun na nga. Mama, meron ka bang gustong sabihin sa akin? '88. Lahat ng coins na ito, 1988 ang date. Mama, ano ba yun? Meron ba talagang nangyari noong 1988 din yung date.
Grabe, napakainit naman ngayon. Oo, ang init. Sobra! Gusto ko mag-swimming sa pool na may yelo. Huwag niyo lang sabihin kung gaano kainit. Lalo lang umiinit eh. Bakit? Eh talaga namang napakainit ngayon. Teka, mainit din ba dyan sa inyo? Ha? Section 4? Ano yun, Yuri? Wala. Yung Section 4 ba katabi ng Section 3? Tumigil ka na. Walang Section 4. Tama. Walang Section 4. Bakit naman kaya inabando na yan? Inabando na? Yung Section 4 lang pero may Section 5 pa rin. Dahil malas daw yun. Totoo ba yun? Kasi yung 4, katumbas ng kamatayan. Kung ganun, walang Section 4 sa simula pa lang. Tama ba? Hindi ganun. Eh di sana wala ng Section 4 sa buong Japan. Pero may mga hotel na walang room 4, di ba? Parang yung ibang building, wala namang 13th floor. Itigil nyo na yan. Yung room 42 nga, napaka-weird. Paanong weird? Kasi, dati nagstay ako sa isang hotel. May nakita akong isang kwartong saradong-sarado. Yun ang room 42. Pwede ba? Tama na. Tapos, nung hating gabi, nagpunta ako dun. May narinig akong parang kumahampag na parang gustong lumabas sa balon. Tapos may boses ng babae. Palabasin niyo ako. Palabasin niyo ako! Tumigil ka na nga. Kayo naman, sabi niyo mainit, di ba? O ngayon, medyo gininaw na kayo. Relax ka na, May. Kwento lang naman yun eh. Nangyari nga yun. Yung classroom na katabi, Section 4. Oo ngayon, bakit ganyan na yan? Isinarang maigi pagkatapos ng aksidente. Aksidente? Bakit kailangan isarang maigi? Nagkaroon ng poison gas incident. Gas? Poison? May nagpakawala ba ng gas sa classroom? Galing sa ilalim ng lupa. Sa ilalim? Teka, totoo ba yan? Oo. Oh, bigla na lang sumingaw yung gas doon sa classroom. Tapos bigla na wala ng malay ang mga estudyante. Tapos, sunod-sunod, yumuko sila sa desk nila. Yung teacher na nakapansin sa nangyayari. Nung una, akala natutulog lang silang lahat. Pati yung English teacher na nagtuturo noon, nawalan din bigla ng malay. Sa ibabaw ng desk niya. Ano ba yun? Natural gas? Baka naman isa yung chemical weapon na ginawa nung gera tapos ibinaon sa lupa. Namatay sila? Dinala silang lahat sa ospital. Pero ilan lang sa kanila nakabalik sa school. Eh bakit? Section 4 lang ang naapektuhan. Yung gas daw nakabaon sa ilalim ng classroom nila. Yung Section 4. Ang section ng mga patay. Yuji, gano'ng katagal na ba yan? Ewan. Siguro naman, may records at news article tungkol sa ganun kalaking aksidente. Mukhang may nanloko sa'yo, Yuji. Bahala kayo kung ano gusto nyong paniwalaan. Pero, yun ang totoong kwento. Ng first year, Section 4.
August 5, kailangan kong isulat ang nararamdaman ko sa pagkawala ng Section 4. Nangyari yon nung isang buwan, July 18. Biglang may sumingaw na gas sa klase. Yung teacher at lahat ng mga estudyante, dinala sa ospital. Pero walong estudyante lang ang bumalik. Ang mamatayan ka ng isang kaklase, napakasakit na. Binigyan ako ng mga magulang nila ng 10 yen coins. Pag namatay ako, sana puntahan niyo akong lahat. Dadalhin ko yung 10 yen coins. July 18... First calculate cosine theta, M equals MD equals 2A. So, sine. Bakit? Huwag kang magulo. Hindi. Kasi... wala ka bang naririnig na ingay? Ingay? May naririnig akong ingay sa likod ko. Wala naman. Masyado ka namang matatakutin. Lumang building lang kasi ito. Lumiliit yung mga steel frame, kaya umiingit yung mga tubo. Laging nangyayari yun. Tsaka, malamang tunog yun ng yapak ng Section 4. Namatay sila ng tulog, kaya baka hindi nila alam na patay na sila. Ibig mong sabihin, nag-aaral pa rin sila sa kabilang room? Tumigil na kayo. Alam niyo namang natatakot si May eh. Huwag mo silang pansinin. Mukhang okay. Pwede tayo mag-shoot dito. Saan naman? Sa science lab ba? Siyempre, sa banyo. Sa banyo? Eh, ang baho to na. Tiso mo na lang. Hindi makikita sa video yung amoy. Kasok, isang dali! Ha? Bumalik na tayo. Ano ka ba naman? Paano pag may nakakita sa atin? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa'yo. Sagot kita. Sasabihin ko, wala akong alam. Pag nahuli tayo, bahala ka. Responsibilidad mo pag may nangyaring hindi maganda.
Tara, practice pa tayo. Tara! Mas mataas tayo. Teka, may... Buti naman. Nice one! Dito! Mine! Hup! Madali! Hindi na lang! Ayan! Oh, sa'yo naman! Ah, sakit na ng braso ko. Pwede ba mapahinga muna tayo? Tara. Ako na! Mapahinga muna! Eh. Sige pa! Uwis na pais na ako. Wala pa naman akong dala extra dami. Okay na! Oh! Talo! Mine! Oh, sige! Sa'yo naman! Ay! Ang hirap! Namang mo sinasabi ni! Mag-practice ka nga! Hapon, talo tayo. Talo mo tayo. Nakita mo ba? Tama na! Ano ang nakita mo? Tama na! Level na talaga tayo ngayon! Teka lang, bakit lalo niyo pang pinadudumi? Eh madumi na nga. Okay lang yan. Wala namang gumagamit nito. Hindi naman yun eh. Sigurado may darating dito. Oh, handa na ako. Uy, ayos. Ang ganda niya na. Binasa ko pa yung buhok ko. Ayos, pangit ka na. Nakakadiri ka ba? Nakakadiri? Hitomi, huwag kang sisigaw pag nakita mo si Yoshito. Palalabasin lang natin kunwari na mapapansin mo lang siya sa playback. Pero hindi habang nagsushoot. Hindi ko magagawa yun. Huwag mo na sabihin niya, nandito na tayo eh. Halika nga dito, sandali. Halika. Hindi makatotohanan to. Wala naman tangang babaeng papasok sa ganitong lugar, hindi ba? Kaya na lang ang gumawa niyan. Wala kang utak. Nakakatakot yun kasi may babaeng gagawa nun. Ganun ang mga horror. Isang walang labang babae pupunta sa isang lugar na hindi siya dapat magpunta. Horror. Hindi ako walang laban. Matapang ako. Ikaw talaga. Oh, subukan na natin. Ang alin? Gawin yung parang fox's head ang kamay nyo. Ikot nyo yung isa, tapos ipagdikit nyo. Ngayon, sumilip ka naman dun sa butas. May nakikita ka ba? Wala naman. Yan ang tinatawag na Fox's Window. Makikita dyan ang spirit world. Ano ka ba? Tumigil ka nga dyan! Para ka naman walang laban eh! Oo nga naman!
Anong normal temperature mo? Mga 35 degrees po. Okay. Kung ganon, wala kang lagnat. Ang mabuti pa, matulog ka muna. Yuri, anong nangyari? Anong nangyari? Okay lang. Sinumpong lang ng anemia. Sorry. Bakit ka nagsusorry, May? Sobrang dubag ko kasi. Nahawa ka na. Ano ka ba? Hindi mo kasalanan yun. Patulugin niyo muna siya. Opo. Okay ka na talaga? Salamat ah. Tulog kang mabuti, ha? Nurse? Bakit? Wala. Okay na. Hay, ano ka ba? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na agad. Kasi... Ano ba yun? Kasi... May crush ka ba sa mga kaklase mo? Huh? Hindi mo ganun! Sige, matulog ka na. Huwag ka na mag-isip ng kahit ano. Sa ganitong araw. Sa ganitong araw? Alam niyo ang sabi nila? Dati raw tong ospital. Talaga? Naku, tumigil ka na nga. Mahilig ka talaga sa mga kwento. Totoo yun. Tinignan ko sa town records. Hindi ko yun basta nabalitaan sa kung sino lang. Teka, alam mo ba yung kwento tungkol sa nawalang babae sa ospital? Ano ba yun? Hindi mo alam? May batang babae noon na nasa ospital. Nagising siya isang hating gabi. Lumabas siya sa kwarto para hanapin ang mama niya. Napansin ng nurse na wala siya, kaya hinanap siya nito. Kaya lang, hindi niya nakita kahit saan sa ospital. Tapos ng umaga, nakita ng lahat yung sandals ng batang babae. Sandals? Ang sabi ng iba, pilit daw hinubad sa kanya yun sa harap ng salamin. Bakit sa salamin? Saan naman napunta yung batang babae? Ang sabi nila, hinigop daw nung salamin yung batang babae. Ha? Ang alam ko, yung salamin nandito pa rin. Yung mismong salamin? Oh, yun nga mismo. Yung malaking salamin sa hagdan. Tama na yung kalokohan na yan. Hindi ito naging ospital kahit kailan. Bakit ka ba nagagalit yan? Kung ganon, gawa-gawa lang nila ang lahat ng mga kwentong yon. Tama na. Kahit na gawa-gawa lang yon, hindi pa rin dapat sabihin. Bakit, May? Hindi niyo ba alam ang Kotodama? Kotodama? Kapangyarihan ng salita para umakit. Para umakit? Kapag may sinasabi kayo ng malakas, pwede daw yung magkatotoo. Makapangyarihan ang bawat salita ng tao.
Ay! Gusto ko ng napakagwapong boyfriend. Malapit ka na magkaroon nun. Kasi sinabi mo na nung malakas. Ganun yung sinasabi mo, di ba, May? Yoshito, handa ka na ba? Ah, oo. Sandali lang, mag-shoot na tayo. Sige, tara, take na. Yoshito, take na! Nakakatakot naman! Para may ilalabas! Nung una naisip ko, bakit pupunta ang babae sa ganitong lugar? Eh nakakatakot dito. Pero nag-isip uli ako, kalokohan pa rin. Nakakatakot! Tsaka... nakakadiri naman. Siguro naman, wala magpapakita sa akin na kahit ano dito, di ba? Ano ba yan? Nakita mo ba yun? Nakita ko! Grabe, siguradong maganda yung take na yun! Dali, patingin na! Parang totoong-totoo! Siguradong maraming manonood nito! Mga 100,000 views, ano! Marami tayong makukuwang sponsor para dyan! Ayos na! Oh, Yoshito! Tingnan mo to! Yoshito! Lumabas ka na dyan! Anong ginagawa nun? Anong ginagawa nun? Baka nasa toilet. Oo, alam ko. Bakit? Nagbabawas. Talaga? Kunan natin yung multong nagbabawas. Masaya kaya? Saan naman kaya nagpunta yun? Visit. Yoshito! Anong problema mo? Ginulat mo ako ah. Ganda nung shot kanina. Papakita ko sa'yo. Wala akong pakialam. Ha? Tignan mo na to! Grabe, ang ganda. Para ka talagang lumulutang sa ere. Uy, ano ka ba? Nasaan na yun?
Hitomi? 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 Hitomi! Bakit? Wala. Okay lang. Ano bang problema? Pwede kang magsabi sa akin. Kasi, meron bang kakaibang mga kwento tungkol sa school? Kakaibang kwento? Mga nakakatakot na kwento. Sa pagkakaalam ko, wala naman. Kaya lang kasi... Huwag kang mag-isip ng mga ganyang bagay. Pero... Baka imahinasyon mo lang lahat yon. Pero may nakita ako! Ano yon? Parang... Ano yun? Anong nakita mo? Hitomi! Saan kaya siya nagpunta? Hayaan mo siya. Maganda na yung nakuna natin ngayon. Pag nag-hit yan, kailangan natin ng dalawa o tatlong video pa. Kung hindi, hindi tayo kikita. Oo nga. Ano kaya magandang gawin natin? Dito tayo pumasok, di ba? Ito ako naman siya. Mali yung dinaanan natin. Baka may nag-ayos nito habang nagsushoot tayo. Imposible naman yun. Paano nakalabas si Hitomi? Hindi naman ako dumaan.
andito ah. Excuse me. Nasaan si Yuri? Bumalik na siya. Bumalik? Bumalik na siya sa classroom. Ha? Huh? Pero wala naman siya doon. Bumalik na siya. Mabuti pa bumalik ka na rin sa classroom. Kanino to? Yuri? Dito ka tumingin! No! Ano yan?
Mio! 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 Ano yung nakita mo? Hindi tayo dumaan dito. Alam ko. Gusto mo bang mahanap yung labasan o hindi? Nasaan na tayo? May hindi tama. Tumahimik kayo, Yoshito. Nasaan ba yung exit dito? Pwede ba gamitin mo yung utak mo kahit minsan? Meron talagang hindi tama dito. Tumahimik ka! Hindi ako dapat kasama sa video. Nang pumasok kayo para mag-shoot dun sa loob ng banyo, hindi ko pinakita mukha ko. Nakaupo ako doon. Ano bang sinasabi mo? Kung ganun... paano mo ipapaliwanag yun? Hindi ko alam kung paano! Huwag ka namang magalit dyan! Hindi ko alam kung ano yung nasa video. Teka, hindi ba ikaw ito, Yoshito? Akin na. Una natin, edi mas maganda. Anak ng tokwa naman oh! Eh ako nag-video nito eh! Patayin mo na yan! Huwag ka na manginig dahil may nakunang kang multo. Para kang tao nung unang panahon. Akala mo hihigupin ng camera yung kaluluwa mo? Huwag mong sabihin yan! Ibig sabihin, dahil nakunang ko yung multo, nakuha ko yung espiritu niya at nakulong sa camera. Edi mas maganda! Ngayon may espiritu na ng multo na nakatira sa loob ng video na ito. Huwag mo sabihin yan! Isipin mo na lang kung paano tayo makakalabas dito! Sandali lang. Bago yan, humingi muna kayo ng tawad. Humingi ng tawad? Pag hindi kayo humingi ng tawad, baka sumunod yan sa atin.
tarantaduhan yan. Mukhang tama nga si Yoshi to. Huwag mo sabihin pati ikaw. Bakit kami hihingi ng tawad? Wala naman kaming ginagawang masama. Gusto lang namin magpasaya ng mga tao! Sino ba yun? Anong malay ko? Nakunan niya tayo. Baka alam niya yung palabas dito. Baka nga, pero hindi natin dapat ipakita ang mukha natin. Nakita niya na tayo. Nakunan pa tayo ng picture. Tao ba siya? Baka yan yung sumusunod sa atin. Tama na nga yung mga kalokohang... Sigurado nakunan niya tayo. Bakit hindi man lang niya tayo pinansin? Ewan ko. Kasi, hindi siya tao. Tama na, Yoshito. Teka, anong ginagawa mo dyan? Hindi natin to pwedeng dalhin. Itapon na natin to! Wag! Ibigay mo sa akin yan! Akin na yan! Ano gagawin mo dyan? Ano pa nga ba? Eh di ipopost ko sa web ito. Wag. Hindi biro ang paglagay sa web niyan. Ayaw mo ba ng pera? Ayoko ng pera sa ganitong paraan. Baka mamaya parusahan tayo. Pareho pala kayong dalawa eh, mga duwag. Kung talagang may mga multo nga, mas malakas tayong buhay sa kanila. Hindi ka pa nakakita. Hindi ka pa nakakita ng multo kaya nasasabi mo yan. Yoshito, anong nakita mo? Sige, sabihin mo. Anong nakita mo dun sa banyo? Paano namin malalaman kung hindi mo sasabihin? Humingi ng tawad. Kanino naman kami hihingi ng tawad? Nung nagsushoot kayo sa loob ng banyo, yung mukhang lumabas, hindi sa akin. Hoy Yoshito, handa ka na ba? Magshoot na tayo. Sige, sandali lang. Okay, magtake na tayo. Take na tayo, Yoshito! Nakakatakot naman! Parang may lalabas. Nung una naisip ko, bakit pupunta ang babae sa ganitong lugar? Pahingi.
Siguro naman wala magpapakita sa akin ng kahit ano dito, di ba? Nakakatakot. Wala? Tayo na lang ang nandito sa school! Tayo na lang?
dito? Bakit? Ano ba nangyayari dito? Pinarurusahan tayo. Pinarurusahan? Kasi nagsabi tayo ng mga walang kwentang bagay. Ano naman? Dati itong ospital. Nagkaroon ng gas incident sa Section 4. Kaya ngayon silang tatlo parang natutulog. Teka lang! Totoo yung kwento tungkol sa Section 4! Tayo ba ang gumawa nito? Ito ba yung katadama na sinasabi ni May? Tama na! Huminahon lang kayong lahat! Ngayon hindi na tayo makakalabas dito. Teka! Kasalanan ko ba lahat to? Yung kwento tungkol sa Room 42 ng hotel. Sinasabi mo bang dahil sa kwento ko kaya nangyayari ang lahat ng ito? Hindi niya sinasabi yun. Alam niyo, inimbento ko lang yung kwentong yun eh. Wala naman talaga nakasaradong Room 42 eh. At wala ko narinig na boses ng babae. Baliw ka. Ganun nga mismo ang ginagawa ng katodama. Yung mga sinasabi natin, nagiging totoo lahat. Lalabas ba tayo dito? Dapat lang. Dito natin sinabi. Yung mga kwento natin. Oo. Ano yan? Ewan ko. Nakatingin sila sa atin. Oo. Naku, baka i-report nila tayo. Pwede din natin silang i-report. Ginagawa niyo dito? Ganun din ang itatanong namin. Bakit kayo nandito? Mukhang katulad niyo rin. Anong ibig niyo sabihin? Kasi
Pumasok kami dito dahil curious kami. Anong ibig niyo sabihin curious kayo? Mga estudyante kami dito. Paano ba kami makakalabas dito? Hindi namin mabuksan yung mga pintuan eh. Hindi namin alam kung paano. Teka lang! Di ba mga estudyante kayo dito? Relax ka lang. Tara. May hindi tama sa kanila. Hello? Kitayamada High School? Ano yan? Ingay? Ang alin? Sino ba yan? Ako nga pala si Shiori. May narinig ka ba? Graduate ako sa school na ito. Ngayon, wala nang estudyante sa eskwelahan na ito. Pero, puno naman ito ng alaala ng mga graduate. Wala nang estudyante sa eskwelahan? Sayang. Sayang talaga. Nung graduation ko, yun ang huling taon na may graduate dito. Teka, sila daw yung huling graduate dito? Ang school building nito, nabubuhay na lang ngayon sa pamamagitan ng mga alaala namin. Ang Kitayamada High School ay eskwelahang mananatili na lang sa isipan namin. Anong kalokohan yan? Anong mananatili na lang itong eskwelahan sa isipan? Hindi tayo basta mga alaala lang. Anong problema nila? Anong sinasabi nila? Tara, bago pa tayo magbaliw dito. Sandali na lang. Mawawala na itong eskwelahan. Anong mawawala? Ang lumang building nito na napamahal sa mga graduate dito ay malapit ng i-demolish. I-demolish? Kailan na pagdesisyonan yun? Naging masaya yung tatlong taon na pag-aaral ko dito. Kaya lang, para sa mga graduate, hindi lahat ng alaala naging masayang karanasan para sa kanila. Kaya ngayon, sa tuwing binabasa ko ang diary ng mama ko na graduate din dito, nalaman ko ang malungkot na alaala nitong eskwelahan. Tapos na ang end of term exams. Pagkatapos ng klase sa isang araw ng tag-init, malapit nang matapos ang semester, nangyari yung aksidente. Aksidente? Habang nasa English class, may sumingaw na gas sa classroom. Isang nakakatakot na aksidente na pumatay sa mga estudyante. May sumingaw na gas? Yung aksidente. Yun ba yung sinabi ni Yuji? Yung mama ko, taga first year section 4. Yun yung klaseng nadamay sa aksidente. Kasinungalingan! Anong nangyayari, Yuji? Nung araw na yon, yung klase ni Mama, yung first year section 4 nawala. Pero, nailagay ni Mama yung araw na yon sa diary niya. Maswerte nung araw na yon, kasi may sakit siya kaya nasa bahay lang siya. Kaya nakaligtas siya sa aksidente.
pero mula nung nangyari yon, gusto niya lagi na lang siyang nag-iisa. Para kay Mama, normal lang yon dahil nawalan siya ng malalapit na kaibigan mula sa middle school. At pati na rin ang buong Section 4. Napakasakit din sa kanya. Tama na! Yuji, yung ikinuwento mo sa amin, totoo pala? Imbento lang. Ha? Huh? Gawa-gawa ko lang yun. Natural, gawa-gawa ang kwento lang yun! Ano bang gusto nyo? Ang kwentong sinabi mo naging totoo. Kotodama, inakit yun ang salita mo. Tumahimik kayo! Itigil niyo na yan. Si Mama, spring nung pumasok siya dito, yung apat na magkakaibigan, kumuha ng 10 yen coins na gawa nung taong yun. Tapos nilagay nila sa palad nila. At nanumpa ng pagkakaibigan, gamit ang 10 yen coins na may date na 1988. Sabi niya 1988? Paano nangyaring 1988? Eh, 1988 ngayon. Oo nga, 1988 naman ngayon. Hindi ba? Sinasabi niya na ngayon lang nangyari yung gas incident? Ganun ba? Ano nangyayari? Sige nga! Paliwanag niyo nga yun! Ang mama ko, namatay siya nung isang taon. Alam niyo ba? Itinago niya yung 10 yen coins. Itinago niya hanggang sa kahuli-huli ang hininga niya. At ngayon, nakita ko yung 10 yen coins na iniwan niya sa akin. At kung anong kahulugan ng mga yon. Ngayong July 18, ito yung araw na nangyari yung aksidente. Kaya naisip ko na pumunta dito bilang kinatawa ni Mama para sabihin ang pasasalamat niya para sa nawalang first year Section 4 noong 1988. Lalo na sa mga babaeng malalapit sa kanya at sa may-ari ng tatlo pang 10 yen coins. Si Ayano, si Mio, si Yuri. Maraming salamat sa inyong tatlo dahil naging mabuti kayong kaibigan sa mama ko. Alam nyo, lagi niyang napapanaginipan na makita kayo ulit sa huli. Kaya gumawa siya ng diary. At kung sakaling makita niyo siya dyan, pwedeng maging magkaibigan ulit kayo. Tandaan niyo, hindi ko kayo malilimutan kahit kailan. Anong taon na ba talaga? Hindi ba?
1988 na ngayon? Ibig sabihin nasa Section 4 ako. Sinabi niya yung pangalan ko. Nasa Section 4 din ako. Kung ganun, ako na nasa Section 4! Hindi niyo nga yan! Patay na ang Section 4 na yun! Nasaan na tayo? Sumagot kayo! Ano? Pwede ba sagutin niyo ako? Sumagot kayo! Yung first year section for classroom. Ano bang landon? Teka lang. Ito yung araw ng aksidente. Hoy! Totoo ba yan? Tumahimik ka na lang at manood. Ito ang first year section 4, classroom ng Kitayamada High. Kami ang mga estudyante ng klaseng ito. Yuri, Miyu, at Ayano. Parang bago pa mangyari yung aksidente ito. Meron bang nakakarinig sa amin? Sagutin mo kami. Aba, ayos ha. Mukhang merong nakakarinig sa inyo. Sila kaya mismo ang gumagalaw niyan? Sino ka ba? Sabihin mo sa amin. D-E-V-I-L. Devil! Baka naman si Mr. Ouija yan. Alam niyo sa totoo lang, first time ko parinig ang devil. Oo nga pala, nakalimutan yung sabihin yung Ouija sa simula. Tsaka nakalimutan yung itaas yung shrine gate. Hindi, bali na. Baka espiritu lang to ng Ouija board. Miyu, huwag ka makipag-usap sa iba habang ginagawa ito. Grabe, napakaseryoso niya. Teka, okay lang ba talagang tawagin yung devil? Wala ba siyang kukuning mahalaga sa inyo? Buti pa, tumigil na tayo. Nakakatakot. Huwag mong sabihin yan. Kumukontak pa rin tayo. Maririnig ka ng devil. Ano ba yan? Huwag mo kaming kunan. Sino ba talagang may crush kay Yuri? Ano ka ba? Huwag mo naman itanong yan. I am P. Sino yung imp na yan? Yung devil mismo. Pwede ba? Itigil na natin to. Hindi. Pag huminto ko sa gitna ng sayan, sihingi ka ng tawad. Tama. Pambabasto sa spirito ng Ouija yun. Hindi sa spirito ng Ouija, kundi sa devil. Uy, okay ka lang? Miyu, tumingin ka dito.
Mio, anong problema? Grabe, napakadubog niyo pala talaga. Hindi ka dapat nanloloko ng ganun. Pambihira ka. Ayoko na nga. Mga baliw pala kayo. Bahala na kayo dyan. Pasensya na. Sorry. Ayan o. Yuri, huwag na kayong umiyak dyan. Sige na. Huwag mo nang i-video. Uy, sorry na talaga. Kasalanan mo yan. Ha? Anong ibig mong sabihin, May? May? Tinawag mo yon. Tapos binastos mo pa yon. Bakit nandyan ka? Di ba nasa bahay ka at may sakit? Mama!
Ginamit niyo pa yung Ouija board. Huwag mo kaming sisihin! Puro ka kasi kalukuhan. Sinisisi mo na rin ako ngayon? Oo, lahat kayo. Ginulo niyo pa kasi yung Ouija board! Di ba sinabihan ko na kayo? Wala akong ginawa para mamatay ng ganito. May dapat sisihin sa pagkamatay ko. Bakit ba kailangan ko pang mamatay? Bakit ba? Hindi lang naman ikaw ah. Pati ako namatay din. Kalokohan lahat ito. Kayong dapat namatay, hindi ako. Di ba? Pwede ba tumigil ka na? Patay na tayo lahat dito! Ikaw rin! Patay na tayo lahat! Ikaw rin! Thank you.
Totoo ba talaga yan? Tumahimik ka at manood ka na lang dyan. Sige na nga. Kami ang first year section 4 ng Kitayama The High. Mga estudyante kami ng klase nito. May nakakarinig na sa amin? D-E-V-I-L. Devil. Baka si Mr. Ouija lang yan. Sino ang may crush kay Yuka? Sabihin mo sa amin. Tumigil ka nga. Huwag mong itanong yan. I M P. Sinong imp? Yung devil mismo. Kadiri, itigil na natin to. Huwag mong sabihin yan. Lalo na, may contact pa kayo. Kung ayaw nyo na, dapat humingi kayo ng tawad. Sige, si Miharu ba? May boyfriend na? Tumigil ka nga dyan. Bakit? May kumakalat na chismis. Hindi, wala, ano? Anong wala? Ano yung nakaraang buwan? Hibiku, hikari to yami no sukinari.